Pelaporan Tuhan 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 atas nama Tuhan pada Tuhan. Ampunilah oleh Dios Yesusnya. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke chapter 11 verses 1 to 13. Ibanghelyo ay kay San Lucas, ikalabing isang kahanata, simula sa unang talata hanggang labing tatlo. At ito po ang pakasaad sa wikang Ingles. One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say, 'Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation.'" Then he said to them, "Suppose one of you has a friend, and he goes to him at midnight and says, 'Friend, lend me 3 loaves of bread, because a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing to set before him.' Then the one inside answers, 'Don't bother me. The door is already locked, and my children are with me in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give him the bread, because he is his friend, yet because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And to him who knocks, the door will be open. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him?" Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga lagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga lagad." Sinabi ni Jesus, "Kung may mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, 'Ama, sambahinawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok.'" Sinabi pa rin niya sa kanila, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibig. Isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maiahain sa kanya.' At ganda naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Huwag mo nga akong gambalain. Makakranta na ang pinto at pahinga na kami ng aking mga anak.
Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan niya dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Lumanap kayo at kayo'y makasusumpo. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, makasusumpo ang bawat kumahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan pa ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi sila ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng araktan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong magsama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. At pwede na po maupo sa napakagandang presensya ng buhay na Diyos. Muli, isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Pinagpalang gabi sa iyo. At pinagpalang araw, gabi, sapagkat tayo'y nakarecord sa cellphone ng isa nating brother. Mabuti naman yun at para may mapakinggan at mapagpulayan ang mabuting balita. So, ngayong oras na ito, ang ating preaching banner story ay tatawagin natin The Prayer Taught by Jesus. Ang padalangin itinuro ng Panginoong Jesus. According to Luke chapter 11, verses 1 to 4, one day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say, 'Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation.'" Purihin natin ang buhay na Diyos. So, isinaysay ng ating Ebanghelyo ang ating tinunghayan, ang hiling ng isa sa mga alagad ni Jesus na turuan manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa mga alagad niya. At itinuro nga ng Panginoon Jesus ang pinakasimpleng panalangin. At ang panalangin yaon na ayon sa Ebanghelyo ating binasa, medyo napakaigli. Sabi sa verses 2 to 4 ng Luke chapter 11, ang sabi niya, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, 'Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan.'" Magsimula nawa ang paglahari. "Bigyan mo kami ng aming mga kain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga nagagawang kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok." Kung makikita niyo po sa verses 2 to 4, napaka-ikli compared doon sa Lord's Prayer na napakahaba verses doon sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13.
Iga man ang inabit, abit na the Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakalit. Sa Ebanghelyo ating binasa, na pinaka-key verse, doon sa verses 2 to 4, may click. Pero sa verse 9 to 13 ng Matthew chapter 6, medyo may kapapaan. Amen? Kaya, hindi ko akalain na sa pagkakataon ito, after 2 years na pauwi ng pandemya, nandito ulit kami yung record na tumatayo at nangarayat ng mabuting balita. Ang hindi ko makakalitaan, 2 beses at ako nag-talk dito sa Karangalan Village. Kasi balakan ng Immaculate Conception. Mga ibaan ang pahari nun. I think si Father Terrell pa. No? Katagandaan ko yung Father Terrell. At ngayon, 2022, andito ako makatayo sa harapan ng mga nagtitipot-tipot dito sa pamayanan ng Our Lady and Ruler of Lights. Yun, ito pala ang munting chapel. Mary and Doer, and Doer of Mass. Mary and Doer of Mass Chapel. Dito sa Trinidad Homes. Bang klase pa nito. Pumili natin ang Doer ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At ang ating preaching password sa paksang ito ay ang salitang pray. P-R-A-Y. The letter P of the word pray stands for present. Present. Saan pupunin ako, mga kapatid sa pananampalataya? Philippians chapter 4 verse 6 says, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Huwag tayong mapagabag patungkol sa anak ng sa anumang bagay. Subalit, sa anumang bagay, sa pamamagitan ng panalangin, na may kalangit na kahilingan at pasasalamat, hingin nyo, anuman ang inyong kailangan sa ating buhay, panal at mga pangyari ng Diyos. Salamat sa isang umunin. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ang iba,
basta lang na nagsisimba. The problem is dipit. Nagiging dipit. Ganyan ang buhay ng mga taong wala pang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, bato-bato sa langit, ang tamaan na may sahay, kapahayagan ng buhay ng Diyos, huwag po sa aking magniniwi at huwag din sa aking magagalit at magniniwi. Bakit kamo? Sapagkat ang ito ay langit talo. And speaking of talo, sabi ng isang game show host na matagal nang pinapalabas, you are Tommy Kesney. Diba? Panapakan natin ang buhay na panoon. Malawiya. Amen. Bakit ba tayo mababalisa sa lahat ng bagay kundi hingin ninyo sa Panginoon ang alamang kahilingan na may kalakip na pasasalamat sa pamamagitan ng inyong pananalangin at kahilingan. Palatakan natin ang Panginoon. So that's the letter P of the word pray, present. Letter R of the word pray stands for requests, kahilingan. Yung word na requests nasa letter P yun. But pero matutunghaya natin sa Book of Psalm chapter 20 verse 5, ito po ang sinabi: "We will shout for joy when you are victorious and will lift our banners in the name of our God. May the Lord grant all your requests." Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, may God granted all your prayer requests. Hindi mo pa na isusulat ang iyong kahilingan sa Panginoon. Alam na niya o alam niyo kanya. Hindi importante kung ilan tayo nandini sa kapilya ng Mary and the Lord of Knox. Ha? Ang mahalaga para sa amin lahat ng mga tinawag ng buhay at pag-ibigin Diyos, ano man ang iyong kahilingan, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, kahit ikaw na nanonood sa video na to, may God grant all your requests. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship, may God grant all your requests. Ano ang sagot ng inyong katabi? Purihin natin ang buhay ng Diyos. Ayan. Punta ninyo. Dalawang taon tayong pinaog. Pero itong taon 2022 at sa bagong administrasyon,
hindi tayo pinamamayaan ng Diyos. Makita mo, niloob na ang Diyos na tayo malayang magtipon-tipon upang itaas at pangalan ang buhay ng Diyos na siya tumubol sa lahat ng ating mga kapatid. Amen. So, tandaan po natin, letter P of the word pray stands for present. Letter R of the word pray stands for requests. We go to the next letter of the word pray. Letter A of the word pray stands for agreement. Agreement. Jesus said in Matthew chapter 18, verses 18 to 20, ito ang sabi ng Panginoong Jesus, I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. So when two or three come together in my name, there am I with them. Amen. 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 Yan ang tinatawag na the power of 1 plus 1 equals 3. Amen. Maliwanag na sinabi ng Panginoong Yesus, ano man ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbawal din sa langit. At ano man ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot din sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, sabi ni Jesus, na dalawa sa inyo na nagkaisa sa anumang hinihingi nyo sa kalalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aming ama na sa langit. Sapagkat sa aming man may dalawa o tatlo na nagkatipon dahil sa aking pangalan, naroon ako kasama nila. Pumili natin ang Panginoon. Yan ang tinatawag na the power of divine agreement through prayer. Sabi nga, if two of you on earth agree about anything you ask for, ng dalawa sa inyo sa lupa na nagkaisa sa alamang hihilingin sa pananalangin, ipagkakaloob sa atin ni Yahweh El Shaddai. Sa madaling wika, may magandang bagay ang darami at naghihintay sa inyo. Amen. Kaya kapatid, kailangan natin tayo mamili ng salita ng Diyos. Kahit may naglalaro sa may kabilang court, ayos lang. Sabi niyo, ayos lang. Sabi mo sa iyo katabi, President, ayos ka ba? At ano sa kota niyo katabi? Yung mga umimin, nangangulang, ayos na ayos. Amen. Kaya ang iba kahit may nagaganap na misa, nag-iingay. Katulad ng kinwento ni Bishop Makani, ito hihirapin ko lang itong kwento niya ganyan.
nakaon may girang ng isa sa isang community area. Mayroong isang mama lasing na lasing, no? Na magsimula mag-homing na ang pari, sabi niya, tayo'y nagkakatipon dito dahil sa kabutihang loob ni Kristo Jesus. Sabi ng mama, nakikinig ko sa iyan. Tuloy tayong homing na pari. Malibang na ito sinabi ni Jesus, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Sabi ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Sabi ng maraming, patuloy tayo magsisi at tumalikod sa ating mga nagagawang kasalanan. Sabi ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Alam mo, di mo nang pare, di mo mo yung mama sa kanya. Sige, isa pang bagay. Sana hindi ko yung bibig ko, lalagyan ko yan ang pakintay. Ang sabi ng mama, yan ang di ko narinig. Puri, ang buhay ng Diyos. Amen. Yan. Ganyan, ganyan ang experience sa mga tao. Akala'y narinig, narinig. Pero pag sinabihan, pag sinabi niya, nalagyan ko ng bakit ay pagbibig, sasabihin niya, yan ang hindi ko narinig. Amen? Kaya, maliwanag na sinabi ng Panginoon Jesus na dalawa sa atin dito sa lupa na magkaisa sa anumang hiningin. Anumang ating hiningin sa ating pananalangin, ito'y ipagkakaloob ng ating buhay, banal, at makapangyarihan. Amen. And we go to the last letter of the word pray. Letter 1 of the word pray. Dahil nag-present ang pray requests, humiling ka sa Panginoon. Meron kang agreement sa isang isa sa anumang pananalangin mo. Ito ang letter Y ng salitang pray. It stands for yes. Bakit yes? In other words, tinagol na ni Kristo Jesus, tinagol na ni Yahweh El Shaddai ang lahat ng inyong mga kahilingan. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, at upang dahil pahina-hina ang mobile data billing at hindi makapag-broadcast sa YouTube channel, nakapangalag ang TV channel, ang importante, may pakayag kung ano ang nais iparating sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. So, tandaan po natin ang salitang pray na siya ating preaching password sa linggong ito. Letter P of the word pray stands for present. Letter R stands for requests, kahilingan. Letter A stands for agreement. And letter Y of the word pray stands for yes. Yes na yes tayo. Sa Panginoon, yes na yes ang ating kahilingan. Kaya mga kapatid, in spite of what situation happened noong year 2020 at year 2021,
Ilang beses tayong tinaog ng lockdown dahil sa COVID pandemic. Believe that the miracle is on our way. Amen. Kaya maliwanag na sinabi ng Salmo 91, itong pangako ng Diyos sa Salmo 91, aking iniligtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kitilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakuhan. Aking iniligtas at ang bawat isa'y pararanganan. Sila'y binigyan ko gagalding paraan ng mahabang buhay. At nakatitiyak ng tatanuhin nila'y kaligtasan. Tulihin si Yahweh ay siya dahil ang kawakas. And the bottom line is, sabi ni Jesus sa verse 9, sa verses 9 to 13 ng Luke chapter 11, itong pinaka-bottom line ng ating paksa. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at kayo'y atakting ko'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, makasusumpong, ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakanta. Purihin ang Panginoon. Hindi ko lang dito dito sa verses 11 to 13 kasi hanggang alas 7 ata. Kaya ayaw kong pati mga senior citizen ay ako yung natin. Ayaw. Okay, now. Purihin natin ang buhay na Diyos. Praise God. Kumunta kayo. Parati pa lang natapos. Pinakuminaw. Amen. Kaya kapatid, friendship, a prayer partner, katuwang, at kahit kayo nagulukod sa video nito, remember this. Anuman ang hilingin ninyo sa pananalangin, ipagkakalog sa inyo ni Yahweh El Shaddai. Amen. Kayo po ba'y natuto? May natutunan po ba kayo? Yung mga umemen, may magandang malay ang dating at nalimpay sa mga. Pero yun natin ang buhay ng Diyos. At sa mga sandaling ito, inaniya ko po kayong tumayo. Taas ang inyong mga kamay, tigit ang inyong mga mata, at bilang simpleng dalangin sa ating buhay ng Diyos. Let's prepare this song, O Diyos, sa pangalan. Diyos, Satan,
Sundan ang iyong mga tanda, di malakot ang lahat ng kapangyarihan
at walang tiling na biyaya at pagpapagawa. At naniniwala kami nang sabi mo, Panginoon, na sa anak ni dalawang tatlong nalakatipong sa iyong pangalan, narito ka sa aming kalalitan. And this we ask, O Lord, in the mighty name of Mighty Yehoshua, Totsorothi, and Marshall, our Lord Jesus, say amen. Para sa inyong mga dadalahan, kabila ang inyong mga prayer requests, kaloob at handog, at ating idolog sa buhay na Diyos, maging yung makarinig na ulit audio na ito, matunayan man or hindi sa YouTube channel ng Kapakayan ng TV channel at maging sa Kapakayan ng podcast via Anchor.fm, patuloy na pagpalain at patuloy na kasangkapanin ng maraming Espiritu. Taas ang lahat ng iyan, Diyos ang mga pangyarihan, narito po ang mga hawak na ipinataas ng aming mga kapatid. Pagpalayon po at paspasan ang mga handbags, wallets, panyo, tubig, baris, Biblia, at iba pa mga hawak na nakataas ng kanilang mga kamay. Gamitin ko po bilang mga sangka upang ang sigaw mga hipo ay sunda ng inyong mga tanda. Himala kapagalanghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyay pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa puting papel ng kanilang mga kamilingan, aming pong inaangki na lahat ay answered prayer. Paspasan ang kanilang mga aray tanto, ibalik sa kanilang siyantara, siksiklindig at umaapaw. Tasa mo yung kamay. Tasa mo yung kamay. Pagtatik po, ito ang inyong sisigaw. Dumating na ang magandang bagay na matagal po hinihintay. Dumating na ang bagay po hinihintay. Bagay, magandang bagay na matagal po hinihintay. Ulitin po malakas. Dumating na ang bagay na matagal po hinihintay. Dumating na ang matagal po hinihintay. And we the Lord God is the soul now and forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen.